Sa tingin ninyo ba baluktot si Remulla? Ako ha, basa ko kahit panawagan at sigaw na ng taong bayan na mag-resign siya, I don't think si Secretary Remulla sa personality niya magpapakumbaba at bababa. Sa tingin ko lang ha, ito, yun ang opinion ko. I don't think kahit ang taong bayan tinatawagan na ng resign Remulla, hindi ho yan magre-resign. Unless mabangga niya si Tansong Panot. Hindi, totoo naman. Pag nabangga niya si Tansong Panot, ah, wala. Bubulong lang yung kay Mamsi. Mamsi, oh, ito si Secretary, oh. Dapat mawala na yan dyan. Tapos sabi naman ni Mamsi, tender your resignation. Yun, pwede, pwede. Diba? Pero kung si Remulla lang at walang hindi pinakikialaman ng Malacanang, sigurado ko hindi bababayan si ano, si Remulla sa pwesto niya sa tindi ng kakapalan. Hindi, sa totoo lang ha. At bakit to? Kasi pagka bumabaho siya, para niya nang inamin yung mga akusasyon ni Bantag. Tama, mali. Di ba? Ganun ang senaryo. So ano mangyayari? It's either lumabas yung warrant ni Bantag o hindi lumabas. Pag hindi lumabas, ibig sabihin walang probable cause sa piskalya, pahiya si Remulla. Di ba? Eh kung merong probable cause. At remember, hawak ng DOJ ang mga piskal. O, kung sabihin na natin may probable cause, sinabi ng mga piskal, oo, may probable cause yan, tapos isagbit na sa korte yan, tapos mag-issue na ng warrant. O, nag-issue ng warrant. Ang tanong naman natin ngayon, sa tingin nyo ba, si Bantag haharap? Magpapahuli? Ha? Sa, basa ko lang naman ho ito, ha? Basa ko lang naman ho ito. Hindi ho haharap si Bantag pagka nagkaroon na ng warrant. I don't think, kasi nabitawan niya na yun eh. Ewan ko. At saka siguro, alam din niya na yayariin talaga siya pag nakulong siya. Diba? Yun yung sinasabi niya paulit-ulit eh. So ibig sabihin, no, ang ending nito, medyo matindi, hindi maganda. Magkakaroon ng a little bit gulo sa part ni Remulla at saka ni Bantag. Di ba? So baka ang mangyayari pa niyan, pag hinabol siya ng kapulisan at may nangyari kay Bantag, bayani pa si Bantag niyan. Di ba? So ibig sabihin po nun, baka magpasiklab pa yan ng hindi maganda. So, ngayon pa lang, kitang-kita mo na na ang ending nito medyo hindi maganda. Kahit anong angulo mo tingnan, eh, kahit anong option ang puntahan mo, option na hindi lumabas yung, o hindi panigan ng piskalya yung demanda kay Bantag, pahiya si Remulla. Pag lumabas naman, hindi naman lalabas ito si Bantag, magkakayarian lang, di ba? Kaya maniwala ho kayo sa akin. Di ba nung sinabi ko sa inyo nung isang araw na simula ito ng gulo? Oo, simula ito ng gulo. Gulo nila. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ho ng ano ito. Magigising ang taong bayan dito sa ginagawa nila. Feeling ko kasi ganito nangyari. Feeling ko may mga opisyal na nagbida-bida. Alam mo na, nagbida-bida. Di ba may mga opisyal na nagbida-bida. Tapos, isinubo nila itong si Bantag. Parang, para ma-solve na ito, si Bantag na ituro natin. Feeling ko lang ha, mukhang ganun. So, isinubo, hindi nila naisip na siguro akala nila, iisipin ng tao, ah, masamang tao yan si Bantag. So, shoot yan pag yan ang isinubo natin. Hindi nila naisip na merong karisma si Bantag sa tao. At hindi naniwala sa akusasyon. Isipin nyo to ha, hindi naniniwala sa akusasyon ng DOJ ang mga tao. So, doon, hindi nila na-force yun. At napasubo na sila ngayon. At ang matindi, idiniin nila ng idiniin si Bantag. Tapos, pumalag si Bantag. Akala nila, tatahimik yung mama. Akala nila, babaluktot yung mama, magtatagulang. Eh, hindi eh. Lumaban. Hindi nila naisip na kayang labanan. Sabi, hindi nila naisip. Akala nila siguro, medyo
mahinang nilalang si Bantag, eh hindi gaya nung kanilang amo na mahinang nilalang, eh lumaban nung si Bantag. Diba? Na underestimate nila eh, itong si Bantag. Naku po, patay tayo dyan. Feeling ko nagka-ano sila, tama kayo dyan, wrong move eh. Yung napahamak na lang sila na masyadong malaki yung issue ni Percy. So kailangan natin magturo ng solusyon. Magkailangan merong maikulong. Kailangan merong ano. Ah, ito, pwede ito. Kasi ito, ganito, ganito, ganyan. So itinuro na lang ito. Akala nila, mananahimik yung mama. Eh hindi, eh, lumaban. Yun yung isang angulo. O pangalawang angulo, from the very start, talagang tinarget na si Bantag. From the very start. Ang sacrificial lamb noon ay si Percy Lapid. Pwede yun. Second option yun, di ba? Yun ang nangyayari dito. Di maganda. Not very nice. Alam mo kung bakit? Ito ah. Lahat ng sinasabi ni Bantag may punto eh. May punto talaga siya sa lahat ng sinasabi niya. Yung bumabalik na yung mga sindikato, may punto siya dun. Kasi taong bayan na magsasabi nun eh. Taong bayan. Kung bumabalik na talaga ang droga sa Pilipinas, taong bayan. Hindi nila naisip na naramdaman ng taong bayan na nabawasan ang droga nung panahon ni Pangulong Duterte. At ngayon, nararamdaman ng taong bayan na bumabalik unti-unti ang droga. Paano nangyari yun? Nawala na eh. Bakit bumabalik-balik? Ibig sabihin, may pumoprotekta. Merong tumutulong. Or, merong nagpapabaya. Diba? Maaring ganun eh. So, doon pa lang, may punto na si Bantag na sinasabi niya, trabaho ito ng mga sindikato para pagpatuloy yung kanilang negosyo. Diba? Doon pa lang kitang-kita mo na. Pangalawa, yung punto niya na kay Dilima. Kita natin sunod-sunod na nag-recant yung mga witness. Lumakas ang loob. O mali, hindi pala lumakas ang loob. Humina ang loob. Bumaluktot na. Nagpadala na. Bakit? Siguro nakita nila na dati, kaya sila umamin, at sinumbong yung kung sino dapat yung isinumbong, ay dahil alam nilang mapoprotektahan sila ng presidente dahil yung presidente galit sa droga. Eh siguro ngayon, nung nakita nila, nabasa nila yung mga tao, mga opisyal, eh hindi na ganoon kadiin sa droga. Meaning, hindi ko naman sinasabing kinukonsinti na, pero alam nilang wala na silang future kung ipaglalaban pa nila ang katotohanan, bumaliktad na sila. Di ba? Plus, yung factor na merong mga kinukuha daw, di umano, according to Bantag, ang NBI na mga drug lord at kinukuha nila. Pinapalalis nila. Inuutos sa kanya. Sabi niya, ha? Inuutos daw sa kanya at ng DOJ secretary na si Remulla na ilabas. Naku po, patay tayo dyan. Nakikita na ho yan eh, ng mga circumstances na nakapaligid. Mukhang-mukhang ano, yayariin na naman tayo dito.